Kuya, anong ginagawa mo? Dati, tinitan ko yung ano. Basta boses ko! Paus na naman ako! Ano bang ginawa mo? Ba't napaus ka? 3-day concert kasi sa Araneta. Napawisol ako ng... isa pa. Gumawa kasi yung UP Political Society ng kanilang mga draft. Sino? Toria Balls. Napakaganda ng ano nila, template nila. Nakalagay dito lahat ng mga pinagagawa, mga pinag-aralan, mga affiliation ng mga tumatakbong senador. So binabasa ko, syempre tayo ay botante, dapat informed tayo kung ano ba talaga at kung sino ang iboboto natin. Kasi ako mismo, hindi pa ako decided kung sino iboboto ko. So, napakaganda ng ginawa ng UP Political Society. Ang ganda ng format na ginawa nila. Napaka-easy to read. Parang resume. Ako kasi I believe na kung talagang mahal mo ang bayan, kahit ano pang kulay mo, kahit ano pa partido mo, go for it, di ba? 62 kandidato ang tumatakbo, tapos 12 lang yung paglalabanan nila. So, dami. So, kailangan suriin natin. So, para makapag-decide kayo kung sinong iboboto nyo, silipin nyo to, yung ginawa ng UP Political Society. Napakaganda, informative, at talaga namang mapapaisip ko talaga. Tao po! Kamine! Kamine na po! Pataray! May birthday kasi sa kapitbahay namin. May papanset. Alam mo naman, pag squatter lang tayo, buhay na yung squatter, magbibigay ka ng panset, tapos hindi na ibabalik yung plato. Diba? Ganun eh. Kaya kami, pag may mga celebration kami, nangingin kami ng plato sa kanila. Kasi dati ang ginagawa namin, yung plato namin yung binibigay namin. Ang nangyari, naubos na yung plato namin, hindi na binalik. Binigay mo na nga yung manda, pati yung plato, kinain din ata. Harap. So after 5 minutes, sinasplit ko na, ito lang nangyari. So gulay na lang ka natira. Ba't hindi ka ba kumakain ng... Kumakain ako, ikaw hindi kumakain. Oy! Tayong dalawa ang kumakain nito te. Ano, mag-aalaaso po tayo. Paano ba? Hindi ko pa nai-introduce sa inyo, meron kaming bagong pet, Chai Dog. Ang pangalan niya ay si Jiglet. Akala ko ba kuya Lord dahil yung pang mag-alaga? Hindi, i-dog naman to eh. Iba naman to eh. At saka hindi naman akin yun. Sa ati ko yun. So wala naman akong choice. Silang bahay namin, ano? So siguro time na para i-broadcast ko sa inyo na yung pangalawang cat ko na ang pangalan niya ay Gaga, namatay din siya. Surprise tayo ni Madam Ellie. Nilagaluan na naman niya tayo ng cat! Siya! Ang pangalan nito, since meron tayong MC, ito naman, ang black cat natin ay papangalanin natin, Gaga! Hi, Gaga! Ang sweet-sweet ni Gaga! Bango-bango ni Gaga! Pinavet na ito at pinaliguan na, so medyo na-stress pa siya ngayon. Gaga! Gaga! And then yung ate ko, binili na naman ng BL na dog. So, ang kulit-kulit. So, sabay silang lalaki. I'm so excited. Question cat mo to. Malaki na siya. 4 months na si Gaga. So, strong na siya. Pwede na siya mag-Super Bowl. Ay, final na po ba yung Gaga? Kagabi, actually, pinaplano na namin matagal na yan. Matagal, inaantay ko na yung go signal ni Ate Suzette. Ang pumayag ko si Lloyd. Eto ako kasi, ano, nag-iisip pa kami kung anong dog. Nakakatuwa kasi meron tayong bagong cat. Sabi nga nila, di ba, if nawalan ka ng cat, hindi dapat yung maging reason for you to stop loving and caring and pag-aalaga ng cat. So, this is the right moment kasi si Ellie na nagbigay nito ulit, black naman. So, yung nauna, white, si MC. Nasa puso ko pa din si MC. Pero, syempre, kailangan open pa din yung heart natin sa mga bagong papasok sa ating puso. Parang sa mga taong kilala natin, minsan may mga aalis, iiwan tayo sa erin bigla, pero dapat hindi yun maging dahilan para huminto tayong magmahal. Kasi sabi nga nila, ang pagmamahal, makukuha mo yan kahit saan. At kung hihinto ka na magmahal, paano ka mamahalin? So, thankful ako dahil may bago tayong cat. Ako yung kanina nagulat ako eh, biglang pumasok sila anyway na cat. Mas nagulat din ako na with the dog. So, jump pack na ito. Tignan mo yan sila. Ang cute na dalawa. Ayun, ang pangalan niya ay Jiglet dahil siya ay super liit. Anyway, that ends our vlog today. Sana enjoy nyo ang adventure ng aming bagong mga pets na magiging bagong parte ng aming buhay. Na magkakaroon ng bagong challenge.
Baka nyo makamagkaroon sila ng channel. Sobrang iyak nang iyak ako noon. Yun yung araw before mag-Miss Universe. Tapos iyak ako nang iyak kasi namatay din yung pangalawang pusa. Nabinigay din ni Ellie, Persian cat din siya. Nanghina siya, tapos yung araw na yun, tabi siya ng tabi sa akin. As in, kahit saan ako pumunta, sumusunod siya. Tapos pagkatulog ako, sumusunod siya, nakikihiga siya sa akin. Yun yung kaisa-isahang formal photoshoot namin. Tapos yun lang pala yung una at huli. So, nakakalungkot lang itong bahay na ito, sabi ng vet, is may virus pa na umaatake sa mga pusa. So, hindi mo na ako mag-aalaga ng pusa dahil hindi pa safe itong bahay namin. Although hindi naman siya daw nakaka-apekto sa tao o sa aso, sa pusa daw talaga siya. Isa siyang sakit na wala pang gamot. Hindi ko na blinag kasi masyadong masakit na sa puso. Parang hindi ko na rin kayang i-edit yun. So, ngayon, after 2 months na broadcast ko na, nagkaroon na ako ng lakas na i-share sa inyo na namatay din yung pangalawang pusa kong si Gaga. Moving forward, baka syempre, may gusto kang sabihin kay Madam Ellie. Madam Ellie, tumigay ka sa pagbibigay ng pusa kasi surprise na yun eh. Yung una pusa, si MC, surprise na yun. Yung pangalawa, si Gaga, surprise din niya yun. So ngayon, tapakalala ko sa inyo si Jig Red. Itong aso na to, ito talaga yung nagpatunay sa akin na hindi naman pala nakakatakot ang mga dog. Jig Red! Jiggy! So ito si Jig Red. Ito si baby Jig Red. 4 months na to. Tapos, kasabayan lang dumating sa bahay si Gaga. Regalo din to ni Ellie. Oh, yung sweet-sweet naman ang baby. Sobrang sweet nito kasi pag umaalis kami, di ba, nag-out of the country kami o nagpupunta kami probinsya or ano, kung naman saan man, siya malungkot siya. May kita mo talaga na sad siya. No, baby. No. Dati na nagkatakot ako sa mga aso. Pero si Baby Jiglet ang nagbago ng pananaw ko sa buhay. Mga dog pala, nakakatakot lang sila. Pero di naman sila nangangagat kasi nung bata ako, pumunta ako sa bahay ng classmate ko. Tapos habang naglalakad ako, may isang asong tumahon sa akin. Tapos yung pagtahon niya, akala ko tinatahonan lang ako. Pinawag yung tropa, pinalibutan ako ng 8 aso. Life defining moment. Since then, ayoko na talaga sa dog. Kasi grabe yung kaba ko, pinalibutan ako ng mga aso. Paano ka nakatakas? May dumating na tricycle. Para. Hindi na ako tumuloy sa bahay ng classmate ko. Umuwi na lang ako. Jiggy. Ito yung kalaro dati ni Gaga nung buhay pa siya. Pero dahil nauna na nga si Gaga, si Jiglet na lang natira. Ang cute kay Jiglet, yung mukha niya mukhang malungkot. So nakakaawa talaga siya. Kumukunot yung noo niya pag umaalis kami. Parang ayaw na namin umalis kasi nakagano'n yung mukha niya. Ayan o. Pakita mo, baby. Ayan o. Meron na tong parvo, meron na siyang para sa worm, meron na siyang anti-rabies, kompleto na siya. Ito yung binigay sa aking bear ni Ellie, bet na bet na tong agatin. So, yeah. Go! Pisit ka. Nakuya! Ano kinain niya yung tissue? So, syempre, pag may mga dog tayo, be careful kasi dapat wala tayong nahiiwan na mga maliliit na keme kasi kakainin nila yan. Ipi-play bite nila yan. Well, anyway, yan lang ang vlog natin today. Sana enjoy nyo. At itong vlog na to, gusto ko lang i-share na it takes time to heal and it takes time to tell your story if you are hurting. Nung namatay yung pusa ko, nasaktan talaga ako ng bonggang-bongga. Alam nila yan, umiyak ako talaga noon ng patago kasi ayoko lang makita kong umiiyak na alam mo yun, eksena. Pag naiisip ko pa din na nawalan ako ng pet, nalulungkot pa din ako. So, ginawa ko na lang, may inampon ako na pusa sa labas. Nagkatanong nga ako, bakit yung mga pusa sa labas, yung mga pusakal, ang tatag. No, kahit walang makain, walang anything, pero buhay na buhay. So, ang ginawa ko, nag-apon ako ng mga pusa. So, every night, nagpapakain ako sa labas, yung mga ulam namin, ganon. Nalulungkot ka pa rin pa, Kuya, no? Right? Hindi
Hindi na. Pero nakamove on naman ako. Pero ano ba din yung ano? Yung anong mas nasakit? Ang mamatay ng pusa, yung heartbreak. Mapatayan ng pusa. Living thing yung nawala eh. Yung puso mo na nasaktan lang naman eh. Hindi naman namamatay ang puso kasi patuloy ka pwede mong mahal. Pero yung mawala yung isang living thing, mas masakit yon kasi alam mo nang hindi mo na siya makakasama kahit kailan. Pero yung heartbroken, your heart can heal. Pero yon hindi na siya pwedeng bumangon sa libingan niya tapos puntahan ako, nakakatakot. Sa buhay natin, may mga pain tayo na atin lang. Yung hindi natin kayang ishare, okay lang yon. Hindi naman kailangan alam ng lahat. Pero sometimes, kailangan mo siyang i-release yung pain na yon para masaya mo na 100% na akong free from that past, free from that heartache, free sa lahat ng mga problemang dumating sa akin. Kasi alam mo lahat tayo may mga pinagdaanan. And it takes time for us to tell our stories. Yun lang ang gusto kong i-share na stories sa inyo. Kung na-enjoy yung video ito, bukalimutan i-like at i-share sa lahat ng mga tropa mo. Subscribe ka lang sa akin, main channel, Lloyd Cafe Ganeta. Second vlog channel, Lloyd Cafe Ganeta Vlogs. Bye!